Ilang linggo nang pinaghahanap ng mga otoridad si Apollo Kibuloy, founder at leader ng Kingdom of Jesus Christ. Isang bagay na hanggang ngayon ay pinag-uusapan. Isa nga ba siyang propeta o isang negosyante na ginagamit ang pangalan ng ating Panginoong Diyos para pumita at para yumaman? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Apollo si Kibuloy. Siya ang isang pastor na naging kilala, lalo na nang naging kaibigan niya ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Lalong higit naging kilala siya dahil sinasabi niya na siya raw ang appointed son of God. Ginawa lang niya akong hinirang niyang anak sapagkat tapat ako sa kanyang mga salita. Before they can come to the Father, they go through me. Every human beings. Wala nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. At pagkatapos nga nito, ay naging katawa-tawa ang pangalang Pastor Apollo Kibuloy sa internet, sa social media, at maging sa publiko. Pinakakalaban ni Carlos. Sino? Feeling ko si Kiboloy. Yung nagpaito ng lindol. Nandito din si Kibuloy na kuy-koy. Ngunit noong nire-research ko, mga kaibigan, ang mga bagay patungkol kay Pastor Apollo Kibuloy, tinitingnan ko kung sino nga ba ang pinakamayaman na pastor sa buong mundo. At nagulat ako na si Pastor Apollo Kibuloy ang pinakamayaman na pastor sa buong mundo dahil naglalakihan ang kanyang mga assets. Napakarami niyang mga eskwelahan, universidad sa iba't ibang bansa. Meron din siyang mga private planes na nagkakalaga ng ilang mga milyon, na kung ito ay i-estimate ay nakakahalaga ito ng 900 million pesos. Mayroon din siyang Mercedes-Benz na G-Class na umaabot ng 16.5 million pesos. Kingdom na kung ito ay matatapos ay magiging mas malaki pa ito sa Philippine Arena ng Iglesia ni Cristo, na umaabot ito ng 13 billion pesos. Ang Glory Mountain ni Pastor Apollo Kibuloy ay umaabot ng 1 billion 500 million pesos. Sunshine Media Network International o SMNI, isa itong television network na ang nagmamay-ari ay walang iba kundi si Pastor Apollo Kibuloy din, na nagkakahalaga ng 1 billion 500 million pesos. Where in fact, mga kaibigan, si Pastor Apollo Kibuloy ang nagpahiram ng eroplano sa dating Pangulong Duterte. Si Pastor Kibuloy ang nagpahiram po ng eroplano at helicopter kay Duterte noong panahon ng kampanya. At sabi pa ng isang network, si Pastor Apollo Kibuloy daw ay may estimated na net worth na nakakahalaga ng 160 million US dollars. Na kung ito ay i-convert natin sa peso, ay umaabot ito ng 8,687,760,000 pesos. Oo, mga kaibigan, ganito kayaman si Pastor Apollo Kibuloy. Ngunit ang tanong ay, saan nga ba galing ang kayamanan ni Pastor Apollo Kibuloy? Simple lang naman ang turo sa simbahan na itinatag ni Pastor Apollo Kibuloy. Sinasabi niya na siya ang appointed son of God. Pagkatapos ay ang nag-uobey sa kanya ay pagpapalain at magmamana ng langit na bayan. Ito pa ang mga statement ni Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang mga sermon. Atin itong panoorin, mga kaibigan. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. At very critical, dahil sinasabi niya na kung hindi dadaan sa kanya ay hindi makakapunta sa langit. Kaya naman nakakatakot. Sino ba naman ang ayaw na mapunta sa langit at mapunta sa impyerno? Kaya napaka-crucial ng kanyang mga sinasabi. At sa lahat ng kanyang mga sermon ay makikita nito ang salitang obedience. Atin itong tingnan, mga kaibigan. Are you perfect in obedience? Oh, I will kill you if you will not obey me. At ang isa at pinaka-fundamental na aral at turo ni Pastor Apollo Kibuloy ay ang pagbibigay ng pananalapi. Ito pa ang mga statement ni Pastor Apollo Kibuloy. It is the tithes. Patigas ako sa pangangaral ng tithes. Hindi ka lang magbigay ng yung tithes, magnanakaw ka na. Pagkatapos magbigay ka ng tithes, huwag mo na baguhin yon because that is already God's will.
Siya na ang nag-decide kung magkano ibibigay mo. Tithes, 10%. Oo mga kaibigan, napakahalaga naman talaga ng salitang tithe sa lahat ng mga simbahan dahil ito talaga ay biblical principle. Kaya lang, dito na pumapasok ang ibang turo ni Pastor Apollo Kibuloy dahil may mga kota na kailangan mong init upang sa ganun ay maging karapat-dapat ka sa kingdom ng ating Panginoong Diyos. At dito nga, nabalita rin sa Rappler ang patungkol kay Pastor Apollo Kibuloy noong December 10, 2021. Root of all evil, Kibuloy Church demands for money, mar followers in death. Kung gusto mo talaga na mapabilang sa Kingdom of Jesus Christ na ikaw ay makakapunta sa langit na bayan, ay kailangan mong maging spiritual worker. Ito pa ang banggit ni Pastor Apollo Kibuloy. Atin siyang pakinggan, mga kaibigan. Mga manggagawa sa Espiritu. Yung manggagawa, yun ang tatanggap ng reward. Ang reward ay buhay na walang hanggan. Kaya huwag kayong manatiling new convert. Huwag kayong manatiling disciple. Huwag kayong manatiling member. Kailangan maging worker kayo in the Spirit. Pagka-worker in the Spirit na kayo, anak na kayong tunay ng Diyos na pwedeng pagkatiwalaan din. Hallelujah! Oo, ang pagiging spiritual worker ay magtatrabaho ka sa kingdom na itinatag ni Pastor Apollo Kibuloy. Magpapanggap ka na estudyante. Magpapanggap ka na bulag, pipi, o anumang kapansanan. Pagkatapos ay ikaw ay hihingi ng donasyon sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Ang iba ay nagpapanggap na estudyante mga kaibigan na nakuhanan pa ng isang babae na dating kaanib ng Kingdom of Jesus Christ. Kinumpronta niya ang isang lalaki na nagtitinda ng mga produkto ng mga pagkain sa isang fast food restaurant. At itong panoorin mga kaibigan. Membro ni Kibuloy nagpalimos sa airport para ibigay kay Kibuloy. E anong ginawa mo dyan? Ha? Anong ginawa mo dyan? Kasi wala nang membro mo na nagbinta ng photo na ko Kibuloy. At kung ating makikita, mga kaibigan, in-interview at kinonpronta si Pastor Apollo Kibuloy ng isang journalist na dumalo pa sa Davao upang tanungin ang mga katanungan na kung bakit napakayaman niya habang ang mga miyembro niya ay sobrang naghihirap. Ito pa atin itong panoorin mga kaibigan. This may be the most beautiful spot in the Philippines and it's paid for by people who live on $2 a day. So how do you justify your lifestyle? I mean, your watch could probably feed 100 families for a month. If this is not God's will for me to have these things I have, yeah, you can take it away. It is God's will that we follow. If this is God's will for us to live like this, you know, you can have a broken heart looking at me, but what can you do? At sobrang nakakamangha ang mga kasagutan ni Pastor Apollo Kibuloy patungkol sa mga bagay na ito. At ang katanungan ay, hanggang kailan magiging ganito si Pastor Apollo Kibuloy? Not until nagkaroon ng iba't ibang kaso si Pastor Apollo Kibuloy na may kinalaman sa child trafficking. Hindi lamang child trafficking, kundi sexual trafficking mga kaibigan, na ito ay isang mabigat na kaso na ipinaparatang kay Pastor Apollo Kibuloy ng United States of America. At kung ikaw mga kaibigan ay kaanib ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy, ay wala po akong hangarin na kayo ay siraan maging si Pastor Apollo Kibuloy. Atin lamang ipinapakita kung ano ang katotohanan. Ika nga sa John 8 verse 32 at malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Tunay mga kaibigan na hindi kay Pastor Apollo Kibuloy ang susi patungo sa langit na bayan na binabanggit sa Juan 14 verse 6. Juan 14 verse 6, sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Mga kaibigan, walang ibang daan kundi ang ating Panginoong Jesus lamang. Na kung ating makikita, hindi si Pastor Apollo Kibuloy ang daan patungo sa langit na bayan, kundi ang ating Panginoong Jesus lamang. Kaya naman, imulat natin ang ating mga mata sa sinasabi ng banal na kasulatan.
dahil kung hindi natin pinabasa ang banal na kasulatan, tayo ay mabubulag na mga pastor na ang kagustuhan lamang ay ang pansarili na kaligayahan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, mga pangyarihan naming Diyos, kayo po ang tunay na Diyos na siyang sobrang nagmamahal sa amin. Alam po namin, Panginoon, at nasilayan po namin na wala pong tanging daan kundi sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo lamang. Tulungan kay Panginoon na makita parati ang katotohanan upang maging klaro at maliwanag ang aming daan patungo sa langit na bayan. Inyo kaming Panginoon protektahan at gabayan sa mga plano ng kaaway at nawa Panginoon pakaingatan kami na may ahayag ang katotohanan sa aming mga kaibigan upang masilayan nila ang tunay na daan na walang iba kundi ang aming Panginoong Hesus lamang. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala pagkat ito ay aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.